Ang huling pagkakataon nga po ano, na makapagpadala ng mga katanungan ng ating mga kapamilya, viewers and listeners patungkol po sa kanilang mga gagawin at hindi dapat gawin sa araw mismo na halalan Mayo at Webe. At makakapiling po natin dito sa Boto Mo To si Attorney Eliza Sabilid David. Siya pong taga-Election and Barangay Affairs Department ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Attorney Eliza! Magandang umaga rin po muli, Sir Tony, Sir Danny. Morning! Thank you, ma'am. Ma'am, bago po tayo tumuloy dun sa mga katanungan na pinadala po ng ating mga kapamilya, viewers and listeners, meron lang po sana akong news report na gusto pong linawin kung mamarapatin niyo po. Ayon po sa report no, ng Philippine News Agency, no, meron daw alkalde sa Cotabato City, si Mayor Cynthia Giani Sayadi, ang nagsumbong na yun daw mga 200 public school teachers na supposed to be na gagamitin bilang mga election inspectors, no, ay pinalitan mismo ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng BARMM. At yung mga ipinalit daw sa kanila, ang ipinalit sa kanila ay mga Islamic teachers na wala raw certification at walang pagsasanay ng kanilang Ministry of Science and Technology na magsilbi sa araw ng halalan. Can you confirm that report, Attorney Eliza? Sir, as of now, sorry po, no, not yet. Hindi pa po, sa office po, hindi pa po nakarating yung ganun news. Pero aalamin po namin siya. Dahil kung totoo po yung ganun balita, hindi naman po maaari pong mangyari yung ganun. Lalo na ang magsaserve po sa election, kailangan po talagang dumaan po yun. At may certificate sa test, no, na kinandak po ng DOST, dapat po certified po sila. Okay. Ayon daw po sa isang memorandum of agreement ng ano ba ito? MBHTE, nung Ministry of Basic, Higher and Technical Education at ni retired COMELEC Chair daw Sharif Abbas, ay meron daw authority ang Regional Education Office na mag-recommend ng mga guro na magsisilbi sa halalan. Is that correct? May MOA nga po bang ganon? Sir, iyan po rin muna. I-verify din po muna natin. Alright. Yun pong authority nila to do recommend naman po yung ating or DepEd o yun pong nabanggit nyo pong ahensya. May mm-hmm. yun silang authority to do that. I see. O, sige po. Abangan namin kung sakali maya-maya po ay magkaroon po ng verification ng ulat na ito. At meron pa rin po akong tanong, paring Danny, ano, bago tayo magbasa ng mga katanungan. Sige, go ahead, partner. Gusto ko lang sanang unahin muna para paglilinaw ni Attorney Eliza yung mga kumakalat po sa social media magmula pa ng mga ilang araw, no? Ang sinasabi po sa ilang social media posts, kapag diniinan daw, no, masyadong may pressure daw yung pag-shade ng balota, maari daw yung tinta nun, yung dilim ng tinta nun ay lumitaw dun sa kabilang side nung balota. Meaning to say, kunwari sinaydan daw nung voter yung party list sa likod nung balota. Tatagos daw yung tinta nun dun sa harapan nung balota. Lalabas daw yun, yung shade na yun ay nasa katapat daw na bilog sa pangalan nung ibang kandidato. So ibig sabihin, magkakaroon ng dalawang boto na masishade di umano sa pagkapangulo. Narinig nyo na po ba yung ganong kwento sa social media, Attorney Eliza? Yung pong particular specific news na po yan, hindi naman po pa naririnig. Pero dati pa naman po, nababanggit na yung ganyan. Na pag sumobrang araw po yung diin, and then yung possibility na ma-shade po yung nasa kabila, yung nasa likod. Yes, balota sakto daw po yun sa boto ng isang kandidato. Ngayon nga po, may hawak po akong balota. Yes, so, ma'am. Oh, yeah. Nakita naman po na, for example, ito pong ito, yung oval na to, pag ito po yung dinitinan po ang pag-shade, tinignan po yung likod niya po, wala po siyang katumbas na ano, na oval for a certain candidate. So hindi po maaaring mangyari yung pag-sumobra po yung pag-shade. Maaaring ma-shade dan yung nasa likod. At katumbas yun ng isang boto para sa isang kandidato. Hindi po sila magkatapat. Hindi magkatapat. Opo. Ito po yung dito niya, yung sa likod, nandito naman po sa kabila.
So kahit na ano pong bilog doon sa opposite side ng page, wala pong katapat na bilog din? Wala pong katapat na bilog, wala pong katapat na oval. Okay. At anyway, posible nga po ba na kapag diniinan nyo yung pagmamarka, tatagus po ba yung tinta sa likod ng balota? Kung talaga po sir sinadyang diinan, no, hanggang para mag-bleed talaga yung marker sa papel, definitely mangyayari po yon. Kaya lang wala namang pong harm na mangyayari naman dun sa boto dahil wala namang katapat na oval. Saka okay. May designated Comelec pen eh, di ba? Na gagamitin talaga for shading, right. Di ba? Hindi naman sila kailangan magdala ng ball pen nila kasi nga baka nga delikado pa pag matigas yung pag-shade, di ba? Mm-hmm. Oh, meron po tayong special marking pens na tinatawag. Yes, provided na yun. Opo. Okay. Attorney Eliza, one more ha, bago po tayo tumuloy sa mga tanong. Kumakalat din po sa social media. Ito daw po ay galing sa isang public school teacher na hindi naman pinangalanan. Ang sinasabi daw, sila po ay nababahala dahil bukod daw sa masakit daw sa kanilang loob, ay meron daw talagang mga team leaders daw sa kanila na binibigyan daw ng USB at codes na gagamitin para ilabas ang iba yung resultang lalabas para daw kumabor sa isang kumakalat din ho yan eh kumakalat. Oo. Siguro nakita niyo rin daw yan. Meron daw thumbs up and thumbs down na signal para malaman daw kung kanino bumoto yung botante. Attorney Eliza, patotohanan mo o pabulaanan mo? Hindi po totoo yung ganun. Ano po, pabulaanan po, sir. Doon po ako, hindi sa patotohanan. Wala po yun, sir. Ayun na nga, kung sahali man, again, another fake news po yung maganyan. So, hindi po dapat mabahala po yung mga nanonood. Wala po tayo. Sa halip daw na 9,000 ang kanilang magiging allowance, ay gagawin daw 15,000 basta daw lumabas na pabor sa yung preferred candidate. Oo, yung boto. Meron po bang mas malaking inaalok na allowance para palitan yung resulta? Wala po sir, pero kung talagang kunwari pa may nag-aalok na po na gano'n, that's vote buying. At maghain lang po ng reklamo, pwede po natin silang kasuhan. Okay, okay. Sige. So mga social media, kumakalat yun, paring Danny. Yeah. Kaya pasensya na, attorney. Kasi kailangan lang ho namin sabihin kasi talagang nakikita ko rin ho yung mga sinasabi ni partner Tony. Share. Siguro nabasa niyo rin yan, attorney, at pinapaabot din niya sa inyo, di ba? Kaya po meron nga rin po tayong task force po na contra fake news para rin po kontrahin po yung mga ganyan. Sana, walang ganyan. Sino po ba ang head ng task force on fake news? Ang commissioner in charge po dito ay si Commissioner George Garcia po. Ayun, so si Commissioner George talaga ang taga-wasak sa mga fake news. All right. Attorney Eliza, simulan na po natin yung ating mga questions, no? Ang sabi po ni Ma'am Veronique Franco, may pag-asa pa daw po ba yung mga na-deactivate na makaboto sa Lunes dahil ang sabi daw ng COMELEC, mahintayin daw yung kanilang sagot pero hanggang ngayon ay wala pa daw response. Ilang araw na lang daw, paano na daw yon? Sayang naman daw kung hindi siya makaboto dahil deactivated siya. So ano po ang pwedeng gawin ni Ma'am Veronique Franco? Opo, kung talagang deactivated na siya, dahil po nakapag-verify na siya sa office ng election officer at yun po ang sinabi sa kanila, definitely po for this election din na sila pwedeng, or din sila maaaring makaboto. So, kailangan na lang pong gawin yan. Pag nag-resume po yung registration, pa-activate na lang. React. So, sorry Ma'am Veronica, wala na pong pakiusap na pwede dito, pwede gawin sa COMELEC. Hintayin na lang po kayo ng registration period ulit. Kasi siguro maasa siya dahil meron pa lang maghintay lang ng response. Sana, yun na nga, maaga pa rin inabi sana nasabi. Oo, na hindi na sila umaasa. Hindi na pinaasa. Correct. Anyway, ito attorney, galing naman kay Jovic Calvario, patanong naman po, bakit po wala sa record ng COMELEC yung record ng asawa ko samantalang lagi naman siyang bumoboto? At ngayon, hindi daw siya makakaboto dahil sabi ng COMELEC, hindi siya bumoto sa dalawang nagdaang halalan. Sayang ang kanyang boto. Yun po, kung kita naman po sa records po ng COMELEC na talagang hindi po siya nakaboto ng dalawang magkasunod na regular elections, talaga pong madi-deactivate po siya. Makikita naman po yun doon sa EDCVL, no? Kung wala po siyang firma, ibig sabihin hindi po siya nakaboto. So doon po lang naman nagbe-base kadalasan ang mga election officers natin. So kung nakita ang dalawang election po yun, hindi po talaga nakaboto, deactivated po siya.
Okay. So related question, Attorney Eliza, sabi ni Texter 3988, may listahan po ba para malaman kung kailan po siya huling bumoto? Ano, hindi niya maalala. At tapos, paano daw po malalaman kung ano ang dahilan at na-deactivate siya as a voter? Hindi po kami naglalabas ng ganong list. Pero yun nga po, pwede po siya dumulog sa tanggapan po ng election officer para itanong yung kanyang status. Okay. Sige, parang Danny. Ito, yung tanong ni Aurora Caluwag, mukhang nasagot na natin kanina. Yun na nga, what ballpen will be used on the ballot? Tsaka yung kung COMELEC ang will provide the ballpen. Opo, ang COMELEC po ang magpo-provide ng special marking pen para po gamitin sa pag-shade ng ballot. Pero po, okay. Suggestion din po namin na magdala sila ng pen nila, not for shading, pero doon po sa pagpirma. Para po magkagamitin yung common na pen sa precinct. Pero kanina narinig ko si Commissioner Garcia, sabi niya may ballpen din daw provided by COMELEC. Para sa pagpirma. Meron na siguro sa presinto rin, ma'am. Opo, meron din po doon. Kaya lang para lang po yung safe po. Hindi lahat yung humawak ng pen. Hindi magulo. Magkakaroon ka ng sarili mong pen. Opo, yun lang. Okay, it doesn't hurt. Pwede po ba kahit na anong kulay ng ballpen? Pwede po bang pula, green, pink, ano po ba? Mas maganda na po siguro gamitin black. Yung regular na black or green. Black. Okay. Tapos, pwede po ba sa tanong ito, katulad po na pag nag-staycation ka sa hotel, yung mga stationery at saka yung mga ballpen, inuuwi mo, souvenir. Pwede po bang iuuwi yung ballpen na gibigay ng COMELEC bilang souvenir? Huwag po. Baka po maubos. Baka hindi makaboto yung iba naman. Huwag na. Okay. Naisip. Siyempre, yung iba, historic na election to. Sana may souvenir ako. Uwi ko kaya itong ballpen na ito. Huwag po ha. Iwan nyo po yan. Gagamitin po ng ibang botante yun. Si Mr. Louis Fusio, ang sabi po niya, siya ay person with disability, PWD. Hindi daw po siya nakaboto ng huling dalawang eleksyon dahil po sa conflict sa work schedule niya. Ngayon, eto ang tanong niya ulit, pwede pa raw po bang magpa-reactivate? At itatransfer na rin daw po niya yung kanyang voting profile pagkatapos po ng halalan next week. Ngayon, tanong po ni Mr. Louis Fusio. Opo. Kung yung first question po niya kung maaari pang magpa-reactivate, hindi na po dahil tapos na po yung period for registration. Natapos po yung last year, October 30. Yeah. Opo. Pero yun nga po, pwede pa siya magpa-reactivate naman after na po ng halalan pag nag-resume po yung registration. Ayun po, Sir Louis po. So, paring Dan? Ito, galing naman na attorney kay Jubes Ross. Question lang daw niya, saan o kanino po pwede pumunta on the day of the voting? Kung gusto ng senior citizen na huwag nang umakyat, ha, papunta sa voting room nila. Last vote po kasi, nakita namin na maraming mga oldies na pumunta roon sa room nila na nasa third or fourth floor. Yun naman. Para sa senior, nahirap na. Oldies talaga. No? Opo. Napakagandang tanong po yan dahil ngayon po meron po tayong tinatawag na emergency accessible polling place. Okay. Hindi po sila para doon din po sa voting center. Yun nga lang po, hindi po naman lahat meron. Pero definitely, kung yung may mga precincts po tayo, na gaya po na nabanggit ni Sir Danny na located po siya sa third floor, maasahan po na yung voting center na yun, meron po siyang EAPP, again, Emergency Accessible Polling Place. So, sa ground floor. So, po yun, opo, sa mga PWDs and okay. Senior citizens. Hindi po hindi po nila na-manifest nung sila po'y nagparehistro na nais po nilang bumoto doon sa accessible polling place. So, yung pong EAPP, yan. Ganun, Sister Tony. Anong ibig niyo sabihin hindi nila na-manifest? Kailangan ho may prior notice pa ho ba? Yun pong tinatawag namin accessible polling place. Opo. Pwede pong bumoto doon ng mga PWD and seniors. Pero yun po, sila po yung mga voter na nung sila po ay nagparehistro, meron po tayong tinatawag na parang supplemental data na kanila po fill out. Dapat na-provide nila yun. Opo, para po sila bilang dun sa APP. Maaari po silang bumoto doon. Ngayon po, syempre papaano naman po yung mga hindi nakapagsabi na sila po Opo. Ay PWD. Meron naman po tayo yung Emergency Accessible Polling Place. Opa. So yun po, located din sa ground floor to cater po to PWDs, so senior citizens, and heavily pregnant women na kung ayaw po nilang bumoto, nasa mataas na floor.
ang ano lang po Sir Tony, Sir Danny, wala po tayong machine sa mga EAPPs. Ah, walang machine. So manual ang voting doon. Manual voting sila. Kung sa ground floor sila gagawin. Parang gano'n. Accessible place. So. Same ballot din po. Mag-shade. Ah, pero shade din. I-authorize po nila bali yung support staff to get their ballots kung sa kanilang precinct. Dadalin po sa So somebody else will handle the ballot and feed it into the machine for them. Electoral board naman din. Siguro yung watcher na rin ang magbabantay kung naidala nga at naipasok sa machine, di ba? Yun na rin yung concern siguro ng botante. Kung hindi wala ako doon at manual lang gagawin ko, masiguro lang na nadala, di ba? The question, transmit sa machine. Mm-hmm. Pag, kapag po ba ginamit yung emergency, ano nga po ba alert? Emergency accessible polling precinct, hihintayin po ba na matapos na yung kunare voting for that day bago dalhin lahat ng mga balotang nandun dun sa mga precincts o kada boto ng PWD at senior inaakyat po ba agad, tama? Ano po yan, sir? Iipunin po yun. So before the batch falls, opo, dadalhin po sila dun sa mga precinct designated na kung saan po dapat sila boboto at iba batch feed po yun sa machine. So sila yung pinakahuling iba i-feed. Sila yung pinakahuli dahil sila yung last batch . Apo, basta sabay-sabay po silang i-feed, ano po, yung batch feeding nga po. Sa batch feeding. Pero iba-ibang presinto yun kasi syempre yung pupunta doon sa EAPP are from different polling precincts, di po ba? Opo. Yes po. And then at the, before the close of polls, i-distribute na po yung mga ballots na po yun na na-shade dun sa mga presinto po kung saan sila dapat pumoto. Opo, ibabalik. Okay, pero, parang, parang done. Partner, wala nang time. Itong si, importante rin binanggit niya dahil yung tracking, kailangan papantayan. Anyway, galing naman dito kay Joanna Marie Oraa, pwede na po bang pumunta sa school kung saan ka naka-assign na bumoto bago ang eleksyon? Para po sa araw ng May 9, hindi ka na po maghahanap kung anong room ka pa. First time voter, o kasi ang anak ko. Mm-hmm. Opo, maaari naman pong ganun yung plan. At kung bukas naman po yung eskwelahan para na po din mabawasan na rin po yung time ng paghahanap nila sa araw ng halalan. Okay. Parang Danny, saan ka ba nag-huling tanong? Charina, ito, Astoveza. Charina. Okay, sige. Teka lang ha. Ang tanong ni Junjun Tatad, paano po kung may stub ka na para sa transfer tapos wala ka pa rin sa master list? Pwede ba mangyari yun? Siguro ang tanong po sir kung saan niya muna tinignan, kung sa precinct finder, baka po hindi niya nakita, i-verify po ulit sa election officer. Pero kung meron nga po siyang stub, ebidensya nga naman din po yun na siya ay nakapag-register, nakapag-transfer. So might as well po i-verify na lang po ulit sa election officer. Okay. Okay. Sige. Parang dan, pwede pa. Isa pa. Okay. Ito galing naman kay Ralph Anthony Bacares. My brother and I last voted in 2016. His registration is active but mine got deactivated. Bakit po inconsistent? Kung pong 2016 yung last nila, definitely, dapat po pareho po silang deactivated na. Because they failed to vote 2018 and 2019. Pero siguro... Nakalusot yung brother niya. Swerte niya. Diba? Baka naman po yung isang brother, nakalimutan po niya, pero nakaboto siya in 2018 or 2019. Baka akala lang niya, hindi sila pa sabay nakaboto. Yung pala, natutulog siya, lumabas, pumunta ng presinto. Di niya naikwento. Ito, sabi ni At Bravura 09, bumoto daw siya sa OAV. So ibig sabihin ba nito, OFW siya? Doon daw sa pila, sa labas ng precinct, may supporter daw ng kandidato, nagpapasurvey. Tinatanong nga daw po kung sino supporter ng kandidatong binanggit niya. Pwede daw po ba magpa-survey sa pila ng mga boboto? Hindi po maaari yun dahil nga po ang sa overseas voting, nagsimula na po yan ng April 10. Diba, 1 month po yan. So dahil umpisa na po yung botohan doon, hindi na po pwede yung pangangampanya. So para it's a form of campaigning po yun. So bawal po yun. Lalo na po within the premises of the embassy or the consulate. Okay, last question. Meron pong kumakalat sa social media, larawan po ito ng isang sasakyan na doon po sa rear windshield niya may nakalagay na nakapaskel na sign, COMELEC, do not delay. Pero sa isang sulok po ng rear windshield ay may sticker ng dalawang tumatakbong kandidato. Paano po ba gagawin ng COMELEC patungkol dito, Attorney Eliza?
Opo, kanina lang po dun sa aming chat group po ng mga directors pinag-uusapan na po at inaalam na po kung sino po ang may kung kanino po yung ownership nung the plate number nakalagay doon. Yes, plate number. Actually iniimbestigahan na po 'yan para po malaman kung sino po. All right. Attorney Eliza, we thank you so much for your time. Salamat, Pam. Before the elections, we wish you and all of your colleagues sa COMELEC the best of luck at sana po ah maging malinis nga po ang halalan natin. Thank you so much, ma'am.